Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. This is John Del and kamusta po tayong lahat? So nandito tayo ngayon sa aking balcony, garden. So dapat kung mapapansin nyo, meron ako dito ano. Ayan. So chine ko siya kasi ang dami niyang langgam and so nakita ko itong maraming mealybugs. Kung makikita nyo, ituturo ko siya sa inyo. Itong part na yan. Ayan, may mga puti siya, may mga mealybug siya, and ang dami. So, paano ba natin ito maiiwan? So, ang best solution dyan is pwede kayong gumamit ng liquid soap, ihalo nyo sa tubig, mga tigo 1 tablespoon, tapos ng liquid soap, tsaka ng alcohol. So, haluan nyo lang siya ng tubig, and then gagamitin yung pang spray. Pero, ang gagamitin ko is yung alcohol na 70% at cotton buds. So yung part na maraming mealybugs, ang mangyayari, i-sprayan ko siya. So katulad nito, tututok ko. Paano ba? Ganito guys. Kasi gusto kong mapakita sa inyo yung part na to. Ito oh. Ang cause kasi ng mealybugs is pag maraming langgam yung mga soil mix nyo, ibig sabihin may mealybugs yung ating plants. So ayan yung number one na ano niya, reason kung ba't tayo nagkakaroon ng ganito. So si langgam kasi naghahakot siya and pag maraming gumagapang dyan na langgam, 100% meron niyang mealybugs yung ating mga puti. Na survive to kasi yung last time yung isa as in durog na durog, kinain ng pusa at as in pinaglaruan talaga, so kawawa naman. So isprayan lang natin yung part na infected ng mealybugs. Ayan. And ayun lamang po. So once na isprayan natin to, wag natin idadirect sunlight. So ang gagawin ko dito guys is iriripat na lang natin. Naalis ko na yung mealybugs. And ang gagawin ko, iriripat natin, papalitan natin. Yung guys, kung mapapansin nyo, ang dami langgam na gumagapa. So alisin natin yung soil niya. So, ipopropagate na lang din natin at pagsiseparate na natin. So, yung soil na ginamit kanina dito is tatapon na natin yun. Yan, inalis ko na, nilinis ko na. Hindi ko na to i-air dry kasi mahirapang makarecover si tornado pag ganito. So, nawala naman na yung mga mealybugs. And may nakita pa akong snail. Kaya pala, ang dami laging butas. Ito yung mga klase ng succulent na madaling alagaan. So madaling kumapal. Para lang siyang ordinaryong damo. So ang alam ko meron tong dalawang klase, yung kulay red and yung itong green. So kung napapansin niyo yan, yung mga butas-butas dahil yan dun sa uod sa snail kanina.
At kung nakita nyo naman kanina yung ating patting mix, ang daming langgam. So tatanggalin naman natin yan. And check natin na maigi kung nandun pa yung mealybugs. Ayan, so nakita nyo yan. Ayan po yung peste na yan. Kaya nagbubutas-butas yung ating mga halaman dahil sa kanya. Yan. Para siyang linta. Ayan. Irerepat na natin siya, guys. Kasi ayoko na nga siyang i-air dry and wala na yung mga mealybugs na alis ko na. And repotting na nang gagawin natin. Natapos na natin, ayan, direpat. Yung ating mga tornado, hindi naman siya ganun kaselan. So, pag stable na yung roots nito, pwede mo na itong after mga siguro 1 month, pwede mo na itong i-expose talaga sa sunlight. And ayun yung pinakagusto nila. Mas madali silang pumaba, mas madali silang mag-grow. Ang mangyari kasi dito, ang tornado kasi is mahilig sa tubig. So, ayaw nila yung nadadry sila kasi nga sa pinaka-origin nila yung mga sa origin talaga nila is nasa mga forest area sila. So, lalo na yung mga moist-moist ay yung pinakagusto ng ating mga tornado. So, after 1 week, pwede ko na siyang diligan. And update ko kayo kung ano mangyayari sa kanya. So, ayan po guys, simpleng care tips, and sa mga beginners, maganda to kasi nga, di siya ganun kaselan. Actually, ano to yung hanging plant idea, yung ganitong uri ng succulents. So, ayan. So, dapat kasi kanina, ano lang ang gagawin natin, alisin lang yung mga mealybugs, but nakita nga natin yung soil, ang daming, ang tawag dito, daming langgam, so pinalitan na natin at nirepat na rin natin. So, yung ganong kakapal naging ganito, tatlong pa. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please do subscribe po ng aking YouTube channel, Jandal Cafe, and click the bell button para updated kayo sa aking mga bagong video, and syempre, give a thumbs up po kung nagustuhan nyo, and God bless everyone, maraming salamat po.